trending pa all over the world. Ang galing naman, gaano nga ba nakatulong sa kanilang business ang pagwa-viral at ibabahagi din nila ang natutuhang deeper purpose sa kanilang negosyo. Mula sa La Carnita Modern Mexican Cantina, mga kasama natin ngayong umaga si Aiza Messina at Val Chua Show. Buenos dias, Val and Aiza. Yo habla español, un poquito na mas. Aiza! Good morning! Hi! Naku, medyo nagkakaproblema ba tayo sa ating signal sa Zoom? Check natin ulit. Hi, Aiza! Hi, good morning, Sam! Yes. Naku, eh, nung 2017, nag-viral pa lang inyong bestseller na grilled nachos a la bomba. Paano nyo ba nasustain ang ganitong klaseng negosyo? At paanong nag-viral? Actually, Miss Ami, we started the business 2017. Nag-start lang kami sa isang maliit na food park. 7 square meters lang po ang tindahan namin. Kaya lang ako, believer po ako na in a food business, kailangan merong unique product offering. Kaya talagang kukuha ako ng paraan para gawing kakaiba ang nachos. Kaya we call it nachos a la bomba dahil cheesy at talagang a la bomba sa sarap yung nachos a la bomba namin. Nagulat na lang kami ng isang araw. Naging viral siya, via video talaga. And it turned out na isang, the following day, pagising namin, ang haba na ng pila sa tindahan namin. At nakakagulat doon, hindi lang mga galing Metro Manila ang mga customer, kundi galing probinsya such as Bulacan, Cavite, Laguna, at talagang nakakataba ng puso. Na doon kami nag-umpisa talaga. Maliit na negosyo na after 5 years po, nakaka-proud sabihin na from 7 square meters sa tindahan, ngayon po ay meron na kaming 8 branches all over the Metro Manila. Wow! Si Val, nandiyan ba si Val? Hi, Val! Hello! Magandang morning! As a franchisee naman, ano yung nagpa-yes sa iyo sa konsepto ng La Carnita? Sa totoo lang, unang tikim ko pa lang sa nachos a la bomba, napayes na ako. Oh, wow. Pero hindi kasi siya yung usual na Mexican food dahil napaka-cheesy niya and savory talaga ng meat. Pero yung pinaka-importante talaga para sa akin is, syempre, yung ibibenta ko, dapat kinakain ko, di ba? Dapat yes, gusto ko siya. Yes, naniniwala ka dapat doon sa produkto. Malaking bagay yun. Oo. Tama. And isa na rin sa dahilan, may proven system na sila Carnita eh, kung paano niya maihahatid yung modern Mexican cuisine talaga sa mga Pilipino. Mm-mm. And ngayon, na marami ng branches, happy ako na maging part ng La Carnita and sa family ni Aiza rin. Oo. Balikan ko lang si Aiza kasi balita namin nung nagsimula ang pandemic, nagkaroon din kayo ng parang donate a food campaign para sa mga frontliners. Ano ang nabigay nitong meaning and purpose sa inyong negosyo? Actually, Miss Ami, that was March 2020. In-announce po ang lockdown. Yes, oo. So what I did is actually, we need to temporarily close all the stores para i-secure ang safety ng mga staff. So, we stay at home. Kaya lang sabi ko, may kailangan akong gawin kasi nakikita namin ang lahat ng effort ng frontliners. So at that time, I have a close friend, si Chef Jem, na may restaurant din. Nagkakayaan lang kami, ang sabi namin, magluto tayo sa kanya-kanya kusina natin and then i-donate natin sa mga frontliners. It actually started there when we posted it on social media. Alam mo, Miss Ami, dun ko napatunayan talaga that kindness is really contagious. Oo naman, talaga. Tayo mga Pilipino, ganyan talaga. Yes, during difficult times, napakadaming giting tungkulong. And coming from 75 food packs, we were able to feed and donate 1,600 food packs coming from our regular customers, kapamilya, kaibigan, na tungkulong din. And yung deeper purpose, dun ko talaga nakita na kahit pandemic, out of context na kung malaki o maliit ang negosyo, naniniwala ako na napaka-importante na hindi lang dapat ang sarili mo ang iisipin mo during challenging times. True. Kasi mas iba yung balik if you have the initiative to help other people through your business. Totoo yan. Val, thank you, Aiza. Val, ano ba yung maibabahagi mo naman na kita tayo tip
lalo na doon sa mga nag-iisip na ganitong negosyo pero wala namang ganong kalaking puhunan pero gustong magsimula ng sarili nilang business? Ang maganda sa panahon natin ngayon ay maraming options o maraming klase ng negosyo na pwede gawin. Ang mas a-advise ko lang is pag-aralan muna yung mga impormasyon na makukuha natin and magtanong tayo sa mga may existing na business katulad ng negosyo na gusto natin. Uh-uh. And lastly, ang pinaka-importante rin ay siguraduhin natin na parehas tayo ng goal o yung gustong marating, lalo na kung franchise ang gusto gawing negosyo. Oo, naku, importante yung mga sinabi mo na yun, Val. Maraming salamat. At kay Aiza, itong mga pinadala ninyo sa amin, ito ang inyong mga bestsellers. Tama, bestseller, tama ba ako? Yes, ang bestseller natin is kami ay yung Nachos a la Bomba. At nahuli ko po si Sir Jeff Canoy na sarap na sarap kumakain kanina. Kanina pa. O, hindi totoo yun, ha? Sabi niya, paborito daw niya talaga ang Mexican food. Ano yung parang pork na nandun sa harap na napagkamalang kong saging na saba? Carnitas chan. Carnitas, yan pala yun, Aiza. Yes. Oo. And then of course, yung mga quesadillas, yung chicken, and yung of course, yung nag-trending na nachos nila. So saan pwedeng ma-order ang inyong mga produkto, Aiza? At sa mga interesado mag-franchise? Yes. Available kami for ordering via Facebook. We have partner deliveries also such as GrabFood. We have 8 branches all over the metro. Katipunan Branch, Congressional Branch, San Mateo, Fairview, Better Living, PF Aguirre, Pasig, and Las Piñas. And we are very happy to announce that we are now open for franchising. So sa mga interesado mag-franchise, just message us on our Facebook at babalikan po namin. Ayun, maraming salamat again, Aiza and Val, sa mga binahagi ninyong nagkita tayo tip ngayong umaga at syempre yung mga pasample na pinadala nyo na hindi nyo lang nakita, maraming beses siyang kumuha talaga at hindi lang ako siyang gusto ko lang klaruhin po ito ha. Dadama yan, dadama. Si Tito Johnson may plato pa tiyang ayan. Oo, ando na sa gilid natin. Ito ang ebidensya. Oo, iba, diba? Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Maraming salamat, Aiza and Val.